Ano nga ba ang totoong itsura ng ating mahal na ina or si Blessed Virgin Mary? Hello mga ka-faith, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. At kung first time mo dito sa aking vlog, make sure na mag-subscribe ka at click mo yung notification bell button para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. Kung napanood mo yung recent interview ko sa isang seminarian na si Brother Albert, ninakawan siya, sinaksak, and then naka-experience siya ng kamatayan. Dahil sa isang milagrong nangyari sa buhay niya ay bumalik siya ulit, muli siyang nabuhay dahil nagpakita di umano sa kanya si Mama Mary at si Jesus. At dun sa interview na yun, sinabi niya na nakausap niya ang ating mahal na ina at dinescribe niya kung ano yung itsura ni Mama Mary. Wow! Sa mga taong hindi to napanood itong interview na to, pwede niyong i-check yung mismong episode na yun kung saan ko na-interview si Brother Albert. Okay, pero today gusto kong i-share sa inyo yung mismong clip na yun kung di mo to napanood, kung ano ang itsura ni Mama Mary based sa nakita ni Brother Albert. Okay, so watch this video. Nung una kong nakita ay si Maria, nasa harapan ko si Maria, nakalahad yung palad niya. Alam mo yung suot ni Maria, nung una nga akala ko, alam niyo po yung asoge, yung mercury po, yung nasa ano po, thermometer. Yun. Noong una akala ko parang ganun, kasi parang bakal yung suot ni Mama Mary pagtitignan mo . Pero nung gumalaw yung kamay niya at inabot niya sa akin, nahawakan ko yung damit niya, masutla, para siyang mercury na madulas na madulas. Tapos ang sumunod kong nakita noon, para lang siyang maliwanag na bilog. Alam mo yung liwanag na kaya mong titigan? Liwanag na matitignan mo? Kasi nung una, nakakasilaw siya . Tapos maya-maya, matititigan mo yung liwanag . Tapos unti-unti natin rin yung liwanag, nandito na lang sa ulo niya. Ayun, nakita ko si Jesus. Nakita ko yung nanay at nakita ko yung anak. Ayun. May mga ano kasi siya na ano . May mga mensahe na sinabi sa akin ng aking confessor na kinakailangan ko rin ano muna, kasi nakasulat po siya lahat, nakadokumento po lahat para nang sa ganun ay so nagkaroon kayo ng conversation. Opo, ni Jesus at ni Maria. Ang hindi ko makakalimutang sinabi sa akin ni Jesus ay, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Sinumang manampalataya sa akin, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay. And maraming bagay sa aking sinabi at pinakita. Mga bagay na nandito sa puso ko hanggang ngayon. Pero ang salita na gusto kong ibigay sa lahat ng mga kapatid nating naririto ngayon ay yung sinabi sa akin ng mahal na ina na mahal na mahal niya tayong lahat. At walang kasalanang makahahadlang sa pag-ibig ng Diyos sa atin, lalo't higit sa mga nagnanais na magbalik loob sa kanya. Yung pagmamahal ng isang nanay na kahit pasaway ang kanyang anak ay nakahanda siyang sumaklolo at umalalay. Yun si Maria. Yun ang ating mahal na ina. Totoo si Kristo. Totoo ang ating pananampalataya. Sabi ko nga, yung iba nagtatanong, yan ba yung totoong mukha ni Kristo? Yan ba yung totoong mukha ni Mama Mary? Yes, sir. So, bunto lang yan.
Rebulto lang naman yan. So sasabihin, pwede ko sabihin sa kanila na, pwede ka talaga magduda kasi hindi ko siya nakita. Pero ako, pwede ko sabihin sa yung oo kasi nakita ko siya. Yung para bang sa akin, yun yung kaligayahan ko. And every time tatanungin ako, brother, anong itsura ni Mama Mary? Alam mo, kulang ang salitang maganda para i-describe si Maria. Hindi mo pwedeng sabihin maganda si Mama Mary, ito yung itsura ni Mama Mary. Kasi walang sapat na salitang tutugma para i-describe mo si Maria. Yung boses niya, na pag narinig mo yung boses niya, parang tumitim mo dito sa puso mo. Pag nagsalita si Maria, hindi ko alam ha, sa akin kasi Tagalog yung salita ni Maria eh. And base naman doon sa mga... Diba? Oo. Ah, yun ang base din sa aking mga nakakausap nga na nagkaroon din ng ganitong karanasan. Ang pakikipag-usap ni Maria ay depende sa dialekto ng mga taong kaharap niya. Kaya nga, no, kaya pag nakaharap mo siya, isipin mo, Pilipino si Mama Mary. Kasi Tagalog siya nakikipag-usap. Hindi, nakikipag-usap siya sa'yo sa paraang siya sa ang nanay mo. Oo, kasi hindi kanya pwedeng kausapin sa salitang ibang banyaga. Eh, ikaw yung Spanyol. Anak niya. Maku-question mo sarili mo, nanay ko ba talaga to? Bakit iba yung lingwahe niya sa lingwahe ko? Kaya yun yung ano ni Maria. Pero iisa lang ang masasabi ko, pag narinig mo ang tinig ni Maria, ito yung boses na meron siyang, ang hirap ipaliwanag, yung pag nadinig mo parang kang kinukonsensya, yung para bang nagsasalita pa lang siya, gusto mo nang umiyak, umiiyak ka na kasi nararamdaman mo lahat ng sinasabi niya, nararamdaman mo yung pagmamahal ni Maria. Ayan mga ka-faith, di ba? Dinescribe ni Brother Albert kung ano yung nakita niya na itsura ni Mama Mary. Okay? And alam nyo, after ng interview na yan, nung Sunday, habang magkasama kami ng fiancé ko tsaka nung daughter ko, tinanong sa akin ng fiancé ko na itanong ko daw kay Brother Albert kung anong title ni Mama Mary or apparition yung nakita ni Brother Albert. Kung paano niya to nakita. Gusto ko i-share sa inyo yung mismong chinat ko kay Brother Albert. Magugulat kayo dito. Sabi dito yung chat ko, "Hi bro, good evening. Tanong ko lang po, ano yung itsura ni Mama Mary? Ang pinakamalapit na image na Our Lady natin. Tsaka, di ko din natanong during live, ano yung nakikita mo sa mata nila kapag malapit ng mamatay na nabanggit mo?" And then, ito yung reply sa akin ni Brother Albert. "Sorry po for the late reply kasi nag-reply na siya ng Monday ng 11:21 AM. Sorry po for the late reply. Ang pinakamalapit po ay ang imahen ng Our Lady of Miraculous Medal. Based po sa naging karanasan ko, lalo na sa kapatid at nanay ko po, bago sila namatay, nakatingin po sila sa akin pero nakikita ko ang mga mata nila na parang lagusan ang tingin nila. Yun para pong nakatingin sila pero hindi nila ako nakikita." So ito raw yung nakikita niya sa mata ng mga taong malapit ng mamatay. And then bigla na lang nagkaroon ako ng impression sa puso ko na isend ko kay Brother Albert yung picture ng Our Lady of End Times. Okay, kung hindi ka familiar sa Our Lady of End Times, isa tong private revelation sa isang lalaki sa Bacolod na si Brother Edsol. Na-receive niya yung message na to kay Mama Mary at pinapaint sa kanya yung ano yung nakita niya sa panaginip niya. Okay, at tinawag tong Our Lady of End Times. I-share ko dito sa taas ng vlog na to, makikita nyo sa taas ng vlog na yan or sa left or sa right, basta lilitaw dyan. Yung regarding sa Our Lady of End Times. Malaman mo kung ano nga ba tong private revelation na to. Okay? Itong Our Lady of End Times, kung hindi mo alam, ay meron tong imprimatur. Okay? Binigyan to ng imprimatur ng local bishop. Ilig sabihin, itong private revelation na to, pwede tong i-accept as devotion. Ilig sabihin, hindi niya kinokontradict yung teachings and yung message ng ating magisterium ng turo sa Catholic Church.
sa mga skeptic dyan, ito ay isang private revelation. Hindi ito finiforce sa lahat ng mga Katoliko na paniwalaan to. Pwede mo itong paniwalaan at pwede rin hindi. Okay, it's up to you. May imprimatur siya. Ibig sabihin ay accepted siya as devotion. Sinend ko yung picture ng Our Lady of End Times kay Brother Albert. Okay? Tinanong ko sa kanya, sabi ko sa kanya, kamukha din po ba siya nito? Ito yung picture ng Our Lady of End Times. And then bigla nag-reply si Brother Albert. Sabi niya, opo! Para siya nagulat. Bigla talaga nagulat siya. Sabi niya, Totus Maria. Dito kayo magugulat. Halos pareho po ang mukha niya noong magpakita po kami ni Inay. Sabi ko, wow, I feel blessed. Buhay na buhay talaga sa atin si Mama Mary. Amen. Kinilabutan po ako. Nung shinare ko to, sobrang na-bless ako dahil yung mismo talagang yung pinaint ni Brother Ed Sol, yung nakita niya na image ni Mama Mary, ay ganun din yung nakita ni Brother Albert nung namatay siya. So, what a coincidence. So, dito nakita talaga natin na buhay talaga ang ating mahal na ina, our Blessed Mother, the Queen of the Church. She is always praying for us, interceding for us, and guiding us. And also, sa lahat ng mga aparisyon na nangyayari all over the world, ay dito natin makikita that our Blessed Mother is giving us the message from God. Kasi, gusto niya tayong maligtas. Okay? Our Blessed Mother wants us to be on the ark. Lahat tayo ay ma-receive natin yung salvation. Gusto ng ating mahal na ina na dalin tayo sa puso ng kanyang anak na si Jesus. Okay? Kasi bakit? Sino ba ang mas nakakakilala kay Jesus? Diba? Siyempre, yung kanyang ina. Kaya always ask for the intercession of our Blessed Mother. Lagi tayo magdasal sa kanya at humingi tayo ng gabay from her. Okay? And tayo mga Katoliko, we do not worship Mary. Sobrang mali yung mga paratang sa atin ng mga kapatid natin sa ibang sekta. Naniniwala ako, in due time, maiintindihan din nila lahat ng ito. Ano yung role ni Mama Mary sa simbahan? Bakit mahalaga itong devotion natin bilang isang Katoliko kay Mama Mary? Hindi kasi pwedeng Jesus alone lang tayo eh. We have our mother. Kasi di ba first of all, nung umakyat na si Jesus sa heaven, di ba si Mama Mary talagang patuloy siyang marami siyang dinalang mga tao sa anak niya. She is the first discipler of Christ. Okay? And until now, patuloy na nangyayari 'yon. So I hope na na-bless kayo sa shinare kong vlog na ito. And I'm sure, di ba, na marami sa inyo ang interested about the Our Lady of End Times. Ano nga ba tong private revelation na to? Lalagay ko yung video dito sa taas. Makikita nyo, lilitaw yan kung saan nyo pwedeng mapanood kung ano nga ba tong private revelation na to. Ano nga ba ang OLED? And I'm sure, katulad ko, nung nalaman ko to by Brother Ed Sol, nung shinare niya sa akin yung Our Lady of End Times, nagkaroon ako ng devotion sa ating mahal na ina at naging consistent ako na magdasal ng rosary every single day. Kung sa tingin mo na na-bless ka sa vlog na to at nakatulong sa itong vlog na to, make sure na i-share mo tong vlog na to sa mga friends and relatives mo. At huwag mo din kakalimutan na i-like at mag-comment ka sa baba ng video na to. Okay, so this been Adrian Milag. I'm praying for you always. God bless you more abundantly. Bago mo i-close tong video na to, meron akong mahalagang tanong sa'yo. Isa ka bang mabuting tao pero hindi mo alam paano i-handle ang finances mo? Hindi mo alam paano palaguin ang pera mo? If yes, meron akong pangalawang tanong sa'yo. Gusto mo bang malaman kung paano ka pwedeng kumita ng milyon through the stock market? Yes, tama ang naririnig mo. Kung hindi ka interesado, pwede mo nang i-close tong video na to. Pero kung gusto mong malaman kung paano ka pwedeng mag-invest sa stock market at kumita ng milyon, tapusin mo itong video na ito. Alam ko marami sa inyo ang mag-agree sa akin dito that this pandemic
taught us many lessons in life. At isa sa naging impact sa akin ng pandemic na to that made me realize is yung maging intentional ako sa pag-save at pag-invest ko. Kasi sabi nga ng isa sa financial mentor ko, eto tandang-tanda ko to palagi, itong financial advice niya sa akin. Sabi niya sa akin that you sow in times of famine. Talagang tumatak to sa akin. That's why itong crisis na na-experience natin ngayon, ito yung opportunity sa atin na mag-save at mag-invest through the stock market. Bakit? Dahil ang stock market is tested and proven ito in times of mga crisis na ganito, mga famine, na itong mga biggest company, okay, na nandyan sa stock market, ay they can bounce back easily, okay, after this crisis. Kaya nilang bumalik kaagad at makarecover pagtapos ng crisis na to. That's why tama yung financial mentor ko that you saw in times of famine. I'm really blessed dahil merong isang community na tinatawag na Truly Rich Club. So, ano nga ba itong Truly Rich Club? This is a financial platform na dito ka tuturuan ng mga do's and don'ts in investing in the stock market. Itong Truly Rich Club ay founded by Brother Bo Sanchez. Kung hindi mo kilala si Brother Bo Sanchez, isa siyang proud Catholic. Alam mo ba yon? Isa siyang Catholic preacher. At the same time, isa din siyang financial mentor. Ang tawag nga sa kanya is isa siyang misyonaryong milyonaryo. Natuto siya mag-save at mag-invest sa stock market. So, ano nga ba itong Truly Rich Club? Alam mo, ang stock market, marami sa atin iniisip na parang komplikado, na mahirap. Pero sa totoo lang, stock market para lang yung ABC. Kung meron lang tamang mentor at community na magtuturo sa iyo. If you want to know more about stock market, I invite you to join the Truly Rich Club. Kung ano nga ba ang Truly Rich Club, ipapanood ko sa iyo itong video na to by Brother Bo Sanchez. Hi, my name is Bo Sanchez. Do you want guidance for your financial growth? Alam ko, meron ka mga financial dreams. Meron ka mga pangarap sa buhay. Gusto mong tumulong sa mga mahal mo sa buhay. There are certain dreams that you have and they require money. Gusto mong mag-donate sa simbahan. Ang dami mong kabutihan na gusto mong gawin. And what I'd like to share with you is we started 13 years ago the Truly Rich Club. Ang dami-dami na namin natulungan para Paano ba mag-grow? Paano ba mag-save? Paano ba mag-invest? Paano ba mag-invest sa stock market? Paano ba magkaroon ng bagong mindset na iba na ang relationship mo sa pera? Healthy na, you know? For many people, it's a dysfunctional relationship. No, we're gonna help you have a healthier relationship with money. Babalik ako sa stock market. We will even tell you what stocks to buy and what stocks to sell. Every month, we're going to do that. We're going to guide you. You know, we've had the joy. Now, for the past 13 years, marami na kaming mga members na nakita namin nag-grow sa financial life. Yung iba, naging millionaire na at multi-millionaire after years of investing. Friends, can I warn you? Hindi po ito rich, quick scheme. Hindi po. Kung gusto niyo po yon, don't listen to me. Naku, maraming scam dyan. Delikadong delikado yan. Ito, napakabagal. Pero, may katahimikan at makakatulog ka sa gabi. Bakit? Yung pera mo that we will tell you, o doon mo ilagay, o dito mo ilagay, mga higanteng kumpanya na for the next 10 years, 20, 30, 40, 50 years, nandyan yan, hindi mawawala yan, parang bula. I want you to know, ito yung gusto namin para sa'yo. Certain financial growth over time na may katahimikan sa puso, no? And I want to invite you, come join us, investigate, learn more about the Truly Rich Club. Click that link now, get to know about the Truly Rich Club on how you can reach your financial dreams. God bless you. Iwo-walk through kita dito sa magiging benefit mo as being member of Truly Rich Club. So everyday magkaka-access ka sa God Whisper. So itong quick start goal dito, i-guide ka paano ka mag-open ng stock broker mo, kung saan
ka, magsisimula maging best na sa stock market. Pag naging best ka kasi sa stock market, kailangan mo ng stock broker. So, ang nire-recommend na stock broker na Truly Rich Club is yung COL Financial. So, dito i-guide ka kung paano mag-start at magbukas ng account mo sa COL Financial. Pinaka-powerful dito sa Truly Rich Club as being a member. Ito talaga yung pinaka-gusto ko sa Truly Rich Club. Itong yung mga recommended stocks, okay, ng TRC. Ito yung tinatawag na blue chips. They are the biggest company here in the Philippines pag tinawag na blue chips. Sila yung mga company na nandyan for the next 20 to 50 years na alam mo na hindi sila magsasara kasi sila yung mga biggest tycoons and taipans. Sila yung mga pinakamalaking negosyante dito sa Pilipinas. So, dito sa sum table, nandito yung mga recommended price. Bibilin mo itong mga stocks na to. Hindi ka lang basta-basta kasing bibili dyan ng stocks eh. Kung yung growth niya ba is worth it sa pagbili mo ng stocks. Kunyari, ito, makikita mo kung 10% growth, 7%. Ito, malaki, 57% growth for the next 5 to 10 years kung ano yung magiging growth ng investment mo. Isa to sa magiging benefit mo once na naging member ka ng Truly Rich Club. And ito rin sa pinakagusto ko sa Truly Rich Club, yung Gold Call. Dito sa Gold Call, dito ini-interview ni Brother Bo Sanchez yung kanyang mga wealth mentor. They are the good rich people here in the Philippines. Matututo tayo ng kanilang mga mindset, perspective, yung mga success habits na sobrang makakatulong sa atin, di ba? So, sabi nga, kung gusto mo maging successful, ay makinig ka sa mga successful na tao. Isa din to sa pinakagusto ko sa Truly Rich Club ay yung mga power talks ni Brother Bo Sanchez. Alam mo ba na si Brother Bo Sanchez, isa siya sa most sought after motivational speaker here in the Philippines. Alam mo ba na yung mga company, yung mga malalaking company ay binabayaran si Brother Bo Sanchez ng almost 300,000 pesos para lang mag-talk siya, okay, sa mga event nila. And dito sa Truly Rich Club, ma-access mo yung mismong mga inspirational talk. Tinotalk ni Brother Bo Sanchez sa mga company na yan. Ayan, so dito sa TRC, ma-access mo siya 24 hours. At pwede rin habang nagdo-drive ka, or before ka matulog, ay pwede mo tong i-download at pakinggan sa iyong cellphone or laptop or sa mga tablet mo. Isa din sa pinakagusto ko dito is yung gold class. So dito sa gold class ay tuturuan tayo dito ng mga financial literacy. Paano mag-save, paano bayaran yung mga utang, itong college fund planning, and etc. Marami, tututo ka ng financial literacy dito. Magkakaroon ka din ng chance na magkaroon ng extra income dito sa Truly Rich Club. So, paano? Through the affiliate marketing. So, dito sa Truly Rich Club ay nag-offer sila ng tinatawag na affiliate marketing kung di ka familiar sa affiliate marketing. Once na naging member ka ng Truly Rich Club at pag in-invite mo yung mga friends, relatives mo na or mga office mate mo na mag-join dito sa TRC, ay bibigyan ka ni TRC ng na unique affiliate link na ikaw lang pwedeng gumamit nun. Pag shinare mo tong link na to, kunyari ito, ayan, shinare mo tong link na to sa mga kaibigan mo at nag-join sila, ay magkakaroon ka ng commission dito sa Truly Rich Club. So, isa to sa magandang way to compensate ng TRC yung mga members nila. Yung mga members dito, hindi lang kami tinuturuan paano mag-invest, nagkakaroon din kami ng chance na magkaroon ng extra income. Side hustle, kasi sa panahon ngayon, di ba, lalo na sa pandemic, ay importante na magkaroon ka ng side hustle. So, isa to sa magiging benefit mo sa Truly Rich Club. Kung interested ka to join Truly Rich Club, dito sa baba ng video na to, meron kang makikitang link, okay, yung affiliate link ko. Pwede mong gamitin yan para mag-join ka at mag-member ka dito sa Truly Rich Club. At pag nag-join ka using that affiliate link, ay matutulungan mo ko to support this channel. And kung ayaw mong gamitin yan link na yan, no big deal naman yan sa akin, okay? Masaya na akong i-share sa itong Truly Rich Club. So, ang gawin mo lang kung ayaw mong gamitin yan link na yan, punta ka lang sa trulyrichclub.com. Okay, so mga ka-faith, I invite you to join the Truly Rich Club. I-click mo lang yung link sa baba ng video na to or dyan sa comment section or dyan sa may description box, makikita mo yung link na yon. Or you may just go to trulyrichclub.com. Okay, so thank you so much. God bless you more abundantly.
So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo ding kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.